JV Casho. JV Casho. Before anything else, you have to understand, pag ikaw la sa lista, time na to, whether it be Lasal Green Hills ka, o Lasal Zobel ka, o Lasal, any Lasal, Lasal Antipolo, any Lasal, yung mga nasa DLSU, yun yung mga heroes nyo. Okay, especially us basketball players. You just have to understand the magnitude, how big JV Casho was. During this time, rewind muna tayo. Nung grade school ako, grade 5 ata ako, grade 4. My dad was the coach of the San Beda Red Lions. Okay? He was first an assistant coach in 2001 for the San Beda Red Lions. Okay? So, bata pa ako nito obviously. Meron silang player dun na shooter sa San Beda Red Lions, sa seniors to ah. Ang last name niya, Casho. Sobrang shooter niya. Shooter talaga. Point guard shooter. Siyempre, when you're young, ang number one, papansin mo, siyempre, shoot, di ba? Yun lang naman mapapansin mo pag bata ka, di ba? Yung mga shooter, yung mga nakaka-shoot, sumuscore, yun lang mapapansin yung mga point guard, blablabla. When I would watch, napansin ko na kagad yung Casho na point guard. Sobrang shooter. So I told my dad, idol ko yung Casho. Dad, sino yung Casho? Galing nung Casho. Sabi ng dad ko, may kapatid na bata yan. Mas magaling pa. Doon ako na po, wow, sino yung bata niyang kapatid? Okay, saan nag-aaral yun? Saan naglalaro yung bata niyang kapatid? Sa San Beda Red Cubs nung time na yon. So sa juniors ng San Beda. Okay. Dad ko na naging head coach. When my dad was the head coach of the San Beda Red Lions, sobrang lakas ng Red Cubs, guys. JV Casho, Arvin Braganza, Mike Baldos, Jay Agbayani, Ford Araw, Yuri Escueta. Yung anim na yon, super parang sila yung sobrang solid noon, yung anim na yon eh. Ngayon, my dad obviously tried to recruit the whole graduating class of that batch of Red Cubs. So nagka-dinner sila, Braganza, Araw, Baldos, JV, all those guys. Obviously, we all know they all ended up in different teams. Agbayani went to UP and Braganza went to UP. Yuri, Ford, and Mike Baldos went to Ateneo. Obviously, JV went to Lasal. Okay, so wala siya nakuha dun. Sabi sa akin ng dad ko nung bata pa ako, sabi niya, wala ako nakuha dun sa graduating class sana. Pero solid sana yung JV. Yung JV Casho, magaling yun eh. Sa Lasal pumunta kay Coach Franz Pumarin. Sayang, okay. Fast forward ngayon. Lasal Green Hills na ako. Eto na, JV Casho. Diba? Bigger than life. That was when JV Casho was... Diba? Solid JV. I was in fourth year high school. I was the senior for Lasal. I was one of the captains of Lasal Green Hills nung time na yun. Ako na yung star nun. Every year before the season started, there would be a mass. Okay? May mass. Sabay-sabay, Lasal Zobel, Lasal Green Hills, and DLSU. Alright? Sama-sama yun, magmamask kayo, and then after magdi-dinner, parang send-off nila yon. Ngayon, high school kami, di ba? Mga bata kami. Big deal sa amin itong mga ganito. A chance for us to meet the DLSU Green Archers. It took place in Lasal Green Hills, dun sa chapel namin dun. Unang dumating, obviously, the high school kids. Mga call time namin maaga. Siguro kung yung mas 7 o'clock, mga 6 o'clock, nandun na kami. Dumating ngayon kami. Tas dumating yung Zobel. Yung Zobel, obviously, malalayo, galing south, maaga din. Sa Zobel noon, sina Nico Elorde, Luigi De La Paz, si AVO nandun. Siyempre kami, iniintay lang namin yung Lasal, yung DLSU, darating yung DLSU. Eto na! Pumarada ngayon yung bus ng DLSU. DLSU Green Archers. Baba sila lahat. Sunod-sunod, guys. Pader Malabes, Hiram Bagaching, PJ Barua, James Mangahas, Al Sham, Rico Meyerhofer. So, syempre kami, oh shit. Like, this is the real team. This is the team you wanna be a part of. This is it, diba? Me, I was just waiting for a certain JV Casho. All I was waiting for was when JV Casho would step out of the bus. Yung lang iniintay ko, JV Casho. The moment they enter the chapel, quiet lahat. Nandito na yung DLSU Green Archers. JV Casho comes in. JV, oh my God, JV. Now, the best thing about JV is, even though he is obviously the man, he was the man during that time with Lasal, he is very humble, very quiet, diba? Soft-spoken. Quiet lang siya. Alam niyang siya yung star, pero hindi niya ramdam o hindi niya pinaparamdam. That's the best thing about JV. Ngayon, mas na. Okay, mas. Pero the whole mas, you were looking side, like, kumaganong-ganon ka. Like, tinitignan mo yung Lasal, yung DLSU Green Archers. Kasi ganon nga kalaki sa amin yung time na yun, yung DLSU Green Archers. After dinner, lakad ako ng going to the parking lot. My dad picked me up. High school ako nito eh. So, sinundo niya ako. Ito na. Nakita ko na yung car ng dad ko. Palapit na ako dun. May kotse na dumaan sa likod ko. My dad put down his window. Tinatawag niya ako. Like, Mike, let's go. Uwi na tayo.
Nag-stop yung car sa likod ko. Bumaba ngayon yung window driver seat. Bumaba. Coach, kumusta po, coach? Coach, kumusta po, coach? Ganon. So yung dad ko, oh, JV! Oh, kumusta? Okay naman, coach. Oh, good luck ha. Good luck sa season. Good luck ha. Ako naman, in the middle of the conversation, oh shit, JV, casho. JV says, oh, Mikey. Ganyan si JV. Ako naman, chef. Uy, kilala ako ni JV. First name basis. Sabi ni JV, oh, Mikey. Oh, good luck sa season niya. Oh, Mikey, sa amin ka na. So wait ah, I need a moment to recover kasi naaalala ko yung feeling ko nung time na yun eh, like okay, so sabi ni JV, oh Mikey, sa amin ka na ha. Hanggang ngayon kinikilig pa rin ako pag naiisip ko eh. Syempre ako, big moment sa akin to, di ba? JV Casio telling me sa DLSU na ako lalaro next year, or he wants me to play for DLSU next year. Pagpasok ko ng kotse, dad, narinig mo ba yung sinabi ni JV? Siyempre, madami ka pa dadaan, di ba? Kailangan mo na magpakita dun sa final season mo. Kailangan mo mag-test. Kailangan mo pumasa. Kailangan mo magustuhan ni Coach Franz. Kailangan mo magustuhan ng managers bago ka makapag-DLSU. Pero sa akin, in my head, pag sinabi ni JV Casio, pasok na ako! Because JV Casio was DLSU during that time. During our season, we would practice sa Lasal Green Hills. There would be days na dun din magpa-practice yung DLSU, guys. Dun din magpa-practice. So that was my first time to witness what happens during like UAAP college practices. Kasi nagugulat ako, darating sina JV, sina Rico Meyerhofer, 'di ba? Dala lang nila bag nila. Tapos darating yung mga ball boy, dala-dala yung mga bola, dala-dala yung Gatorade nila na sobrang laking lalagyan ng Gatorade, yung mga tape, dala-dala nila lahat. Which of course, in high school walang ganoon eh. Darating ka, naka-school uniform ka, darating ka, magbibihis ka, hiram ka ng bola sa baba. Like when in high school, you take care of everything. The college guys, alaga ka nila. So pag dumarating nila sa yung DLSU, starstruck kami lagi kasi darating sila, chill-chill lang sila. Tapos papatape sila, papamasahe sila. Game na, magsushooting-shooting nila isa-isa. Tapos diba, may ball boy sila lagi. Diba? So to me, it was a different world. Tapos parang lalaki nila mga tao. Lalaki nila mga tao. I was always just watch JV. After practice nila, magsushooting siya, mag-isa. May ball boy lang siya, shooting siya. So talagang JV was the man. JV was a god. Fast forward. Tapos na yung season. After the season namin, kinontak ako ng DLSU. Kinontak ako ng managers nila, which at the time, tinutulungan yung Green Hills eh. Kinontak na nila ako. Sabi nila, oh, mag-practice ka na sa DLSU. First time ko dumating ng practice, okay, obviously, punta kang Taft, elevator, akit ka. So I was just in awe. Of course, 'di ba? Pagpasok mo ng gym, nandun yung retired jerseys ni Lim Embeng, Renren Ritualo, 'di ba? Nandun. Pasok ako. Siyempre, high school ako noon, liit, payat, 'di ba? Hiya-hiya pa ako. Dating ako. Okay. Pagdating ko, Joshua Webb, Ferdinand, Jovit Mendoza. 'Yan yung mga players nung time ko eh. Bader Malapes, Hiram Bagaching, LA Revilla, Simon Atkins, PJ Barua, James Mangahas. 'Yan yung mga 'yun eh. Wala pa si Meyerhofer nito kasi siyempre senior si Meyerhofer, so medyo chill-chill lang muna siya. This was training right after the season eh. Rookies, sophomores lang yung mga nandoon, yung mga seniors medyo pinagbibigyan pa ni Coach Franz, hindi pa kailangan mag-practice. Okay. JV Casio already graduated. So after nag, ito na, nung nagpa-practice na ako, technically, wala na si JV. But JV was in the first Gilas program eh. Nagpe-prepare siya for the Gilas, his Gilas stint. Ayun yung first ever cadets program eh, di ba? Na parang hindi sila nagpa-draft kasi all the way silang Gilas. Yung ganong pakana dati. JV was part of that. Mark Baroka, JR Kawaling, Chris Tew, mga yon. So he wasn't part of LaSalle anymore. But because he was preparing for his Gilas stint, he stayed sa gym ng LaSalle. Dun siya nagwe-weights, dun siya nagpa-practice. Guys, practice sa LaSalle 5 hours nung time na yun. Like 5 hours. 1 to 6. Promise. Si JV, nagsushooting lang yan after practice. Tapos sa weights room sila. Yung court ng LaSalle, nandito yung weights room. Glass yun. So you can see who's inside the weight room. The weight room can watch what's happening outside. Be-wait si JV dun sa loob ng weights room. Kami nandito, nagpa-practice kami. So syempre ako, patingin-tingin ako sa weights room. Kasi dun si JV, nag-weights eh. Si Idol eh, di ba? Si Idol. Labas si JV ng weights room. Lapit si JV sa coaches. Ang mga coach nung time nun, wala pa si Coach Franz. Nagpapahinga rin siguro, nagpapahinga muna si Coach Franz nun. Ang nandun nun, Coach Jack Santiago, Coach Tonichi Ituri, Coach
Sino yung trainer? But yung batak? Dan Rose. Coach Dan Rose. Lapit si JV kay na Coach Jack. Usap sila. Right after nila mag-usap, nagkikwentuhan sila. Right after nila mag-usap, biglang sinabi ni Coach Jack, oh, tinawag na niya ulit yung mga players. Kasi water break kami nito eh. Tinawag niya yung mga players. Sabi ni Coach Jack, tsaka ni Coach Tonichi, oh, scrimmage tayo. Tara, pakondisyon tayo. Buo ng lima si Coach Jack. Buo ng lima si Coach Tonichi. Hindi muna ako kasali sa first batch, obviously. Di ba? Upo muna ako. Habang nakaupo ako, pinapanood ko yung scrimmage. Si JV, nagdi-dribble sa gilid. Nagdi-dribble-dribble. Yan na! Pinasok ako ngayon dun sa isang team. Oh, Mikey, palitan mo si ganyan. Oh, ikaw muna mag-point guard dyan. Eh, when they sub, kasi hindi naman isa-isa. So, oh, ikaw, dito ka. Oh, ikaw, dito. Sub. Sabi ngayon ni Coach Tonichi. JV, laro ka ba? JV, laro ka? Gusto mo maglaro? Pa-condition? Shooting ka lang. Takbo-takbo. Oh, sige, coach. Wait, ano ba ako? Light, dark? Oh, whatever. Oh, light. Okay. Oh, sige, coach. Eh, naka-dark ako! Oh, shit! High school ako nito, ah. Sobrang ganado ko nito, guys. JV Casio. For the first time ever, I will match up against JV Casio. Oh, Mikey Reyes, mainit ako. Game! Let's go! JV. Limahan na. Ito na, jump ball. Okay, baba. Ako, pagkuha ko ng bola, shy type pa ako. Oh, pasa-pasa lang kasi binabantayan ako ni JV. Oh, nakakahiya. Pasa-pasa lang. Baba kami sa kabila. Okay, nakuha ni JV yung bola sa may wing. Basta, play happened. Nakuha niya sa wing yung bola. Nasa harapan niya ako. Eh, relax lang si JV nito, ah, guys. Ah. Nasa wing siya, pare. Wing. Depensa akong ganun. Pero in my head, natatawa ako eh. In my head kasi idol ko to eh. Pag pinanis ako nito, baka matuwa pa ako. SJ, guys, if you've watched JV through the years, especially nung college siya sa Lasal, he had one move na talagang grabe siya, which was the step back. He was crazy with that step back. And I knew that. Wing! Kuha niya yung bola. Hindi pa siya tumitira this whole time, ha? Siguro mga limang baba na, hindi pa siya tumitira. So I had a feeling, titira na to, guys. Posible hindi pa tumira to. Guys, ito na. Binabasa ko na kasi alam ko na, panood ko na to many, many times. Pinanood ko na to, ginawa mo to kay Yuri Escueta pag Ateneo Lasal. Ginawa mo to kay Mark Baroka pag FEU Lasal. Napanood ko na to. Ginawa mo to kay Japs Kuan. Lahat. Dumribol. Kaliwa. Tumep back, mga kaibigan. Tumep back. Eh, ako naman, syempre, sumlides ako. Pak. Eh, pag step back, sabi ko na eh. Pak. Uy, tumep back. Eto na. Guys, ganito ginawa ko. So, pag slides ko ng dalawa, pak. Tumep back na siya. Tumalun ako, nakataas yung kamay ng ganun, dalawang kamay, tas nakangiti. Ganun. In my head. Panis na ako, guys. So, pag talo ko na ganun, nakangiti ako, lumampas ako sa kanya, tumalikod ako, tinignan ko, pasok. Guys, hindi na-shoot. But you know what's funny? Na-disappoint ako kasi gusto ko ma-shoot. Gusto ko maramdaman na nakuha ako ni JV dun sa move na yun. So, sabi ko, win-win. If he made the shot, pinanis niya ako dun sa step back niya, okay lang, cool. I'm so cool. I can go the next week, pupunta ako ng class. Guys, alam nyo ba? Punta ako sa mga classmates ko. Alam nyo ba? Naka-practice ko si JV Casio. Nag-step back siya. Panis ako. Pwede kong pagmalaki yun sa buong Lasal Green Hills eh. Or, since he missed it, alam nyo ba guys, hindi na-shoot ni JV. Ang ganda ng depensa ko. Ganun lang yun. Diba? So, it was a win-win opportunity for me. Nagpa-practice pa ako ng Lasal. Siguro nag-practice ako sa Lasal for a good 3-4 weeks. Every day, pag-practice namin, nagkukwentuhan sila, obviously, di ba? Na Meyerhofer, sina Walsham, sina Barua, sina James Mangahas. Ako, nakikinig lang ako. Kasi ang kaklose ko lang talaga nung time na yon si Joshua Webb. Si Joshua Webb kasi, naabutan ko pa sa Lasal, Zubel siya, Green Hills ako, naglaban pa kami. Si Ferdinand, nagkaabot kami sa Green Hills, so magkakilala pa kami. So sila lang yung talaga nakakausap ko. At saka si Manoj Chandumal. Shout out Manoj Chandumal. Sina James Mangas, hindi ko pa nakakausap noon. Si Barua, Malabes, Bagaching, Meyerhofer, Walsham. Sila yung mga mas seniors eh. So parang kaya kwentuhan sila, nakikinig lang ako. Nandun lang ako sa tabi, di ba? Kikinig-kinig lang ako sa kanila. Guys, lagi silang may pinag-uusapan na sir. Sir. As in, sir. You'd be lying if you said that in a school setting, the first thing you would think of when you hear, sir, is a professor. You would be lying if you said hindi yun yung una mong maiisip.
professor ang una mong maiisip, di ba? Sir. Sir, ma'am. So, sir sila ng sir, guys. Oh, si sir nga. Oo nga, si sir. Sabi nga ni sir, ganito. Oh, si sir, kanina nandun. Oh, si sir, nakita ko kanina umaga. So, all this time, I was thinking, yung professor nila, siguro, magkakaklase sila or they all take the same subjects. So, siguro, professor ni player 1 to sa umaga, professor ni player B to sa hapon. I don't know. They all were talking about the same sir. Yun yung, for the whole duration of my practice there, of my stay there, yun yung pinag-uusapan nila. Or that was one of the topics that they were talking about. One day, practice kami. Practice kami, after practice, nagko-cool down stretch kami. Nag-uusap pa rin sila, sir, sir, sir. After practice, ligo. Naglalakad kami ngayon as a group. Ko, si Joshua, si Rico Meyerhofer, si Walsham, si Ferdinand. Diba? All those big guys. After kami ligo, okay, lakad kami ngayon papunta sa elevator. Pagpindot namin ng down, biglang from the gym, naglalakad si JV. Pauwi na rin, galing workout. So ako, nakita ko from afar, uy, si JV. Bababa na rin siya. So magkakasabay kami sa elevator. Cool. This is a chance for me to talk to him. Diba? Idol eh, diba? Pagpasok namin, una kami pumasok ng elevator kasi medyo malayo pa siya nun. Pasok si JV. Eh ako yung una dun sa elevator. Ako yung nandun sa may door. Pasok si JV. Sabi ni JV, oh guys, sabay ako. Sabi ko ngayon kay JV, oh, JV, kumusta? Oh, JV, kumusta? Ginanong ko pa siya. Ginanong ko pa si JV, guys. Sabi ngayon nung Meyerhofer, sabi ngayon nung Walsham, Joshua Webb, Ferdinand, mga malalaking tao. Maliit lang si JV. Ano mga sabi? Sir! Sir! Sa love-love ko, siya si Sir? All this time? JV Casio si Sir? Sir, tawag nila kay JV Casio, mga kaibigan. Ako, tinawag ko siya kanya, JV! Hiyang-hiya ako ngayon, guys. Hiyang-hiya ako. Maniwala kayo sa akin. Hiyang-hiya talaga ako. Hiyang-hiya. Hiyang-hiya ako talaga. And I would text JV. Like, I still have JV's number on my phone. So obviously, JV is not the most popular point guard. But I'm telling you, JV is one of the most underrated point guards ever in the PBA. Nung college, sobrang ano siya, big deal. Pero pagpasok sa PBA, di ba, medyo tumahimik. Kasi, syempre, may mga ibang mga mas flashy, may ibang mga mas sikat. Pero JV is a killer. JV's a hooper, man. Diba? Just this, the chance to see him again or talk to him again a few months back was big. Kausap ko siya. Dumating siya. Guys, sabi pa niya sa akin ito. Nung nakita kami sa Phenom Sports, sabi niya sa akin, actually, matagal ko nang gustong magturo. Hindi lang daw siya sanay na magsalita talaga in front of a group. So, gusto talaga niya magturo. And he has a lot to teach, a lot to offer to anyone, man. Anyone would be lucky to be able to have a conversation with JV Casio. And he is willing to really teach and give back to the younger one. Na alam niyang sila naman yung next batch. So sobrang bait ni JV, man. From grade school ako, to high school ako, DLSU dapat ako, to a few months ago, JV Casio is idol, man, idol.